Ganap na alas 9:25 kagabi nang patunugin ng Manila Cathedral ang kanilang kampana para gunitahin ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon. Nakiisa rin ang Haro Cathedral sa Iloilo kasama ang iba pang simbahan sa bansa sa pagpapatunog ng kanilang kampana, hudyat ng mapayapang pagpapatalsik sa pwesto sa diktador at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ng kanyang pamilya sa bansa noong 1986. Naniniwala naman ang ACT Teachers Party List na napapanahon ng paigtingin ang pagtuturo ng history o kasaysayan ng bansa, lalo't marami ang nagtatangkang magbago ng kwento ng kasaysayan gaya ng sa panahon ng martial law o batas militar. Ito ay dahil sa pagbabagong ginawa sa general curriculum sa kolehiyo at naisantabi naman ang ilang mahalagang asignatura o subject gaya ng Philippine History. Makapag-aral ng Philippine History, mas namumulat, diba? Namumulat sa katotohanan, at pag namulat ka sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi mo talaga masusuportahan o hindi mo dapat suportahan ang mga Marcos at ang pagbalik nila sa poder, no? Kasi nga, agad na malalaman mo na yung mga popular na istorya sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, pawang kabulastugan. Dagdag pa ni Congressman Antonio Tino, bagamat matagumpay ang EDSA People Power, dapat kilalanin ang mga pangako ng rebolusyong ito na hindi pa rin nakakamit, gaya ng reforma sa pamamahagi ng lupa, kontraktualisasyon, at kakapusan sa social services at talamak na korupsyon, at hindi rin naman nawawala ang kroniismo sa gobyerno. May mga mahalagang tagumpay. Unang-una, ito yung nagwakas, nagpatalsik sa Marcos dictatorship. Dinepensahan naman ni dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang mga kritisismo na hindi natupad ng EDSA People Power Revolution ang mga pangako at layunin nito. Sa isang online forum, sinabi ni Sereno na walang pinangako ang People Power kundi patalsikin ang diktador na si Marcos. Nung kami nagtaguhan, ito po ang alam namin. Wala kaming pangakong narinig, kaming taong bayan, sa EDSA noong 1986. Alam lang namin, kailangang matapos na ang mapang-abusong pamamahala ni Ginoong Marcos. Kaya't ginawa namin at nanaig ang alam namin. Tama! Sinabi din ng Commission on Human Rights na ang diwa ng EDSA ay hindi lamang natatapos noong 1986 at ang mga aral na ito ay higit pa sa pagpapalit ng leader ng bansa, kundi ang siguraduhing makamit ang tunay na pagbabago sa ating lipunan. Sa kabila ng iba't ibang maling impormasyon sa internet para baguhin ang ating kasaysayan, ang diwa ng EDSA People Power Revolution anila ay mananatiling patunay sa patuloy na pakikibaka ng mga Pilipino para hindi na maulit pa ang madilim na bahagi ng ating kasaysayan sa kamay ng isang diktador. Nico Bagsik, ABS-CBN News.